Saan lugar ka dito? Ano yun? Sa Ruha, sa Kapis mo. Lugar ng? Mga aswang. Ikaw nang sabi, ha? Oo, yan nga ang tukso sa akin. Maliit ako, kaya nga hindi ako pinanod dyan, eh. Tinutukso ka na... Kasi nga yung, diba yung apelyedo ko, Apuang. Hindi aswang. Apuang? Ay, ganoon? Oo. Pangalan, diba? Pangalan mo, Larissa, Apuang. Oo, aswang. Kaya nga, gusto ko, uwi na sa, uwi kami sana dyan nung ano, nung March. Mm. Naubusan na, na quarantine, naubusan ng lana. Ah, naubusan ka ng lana. Meron ako dito, gusto mo. Nangihingi nga ako eh, wala namang nagbibigay sa akin. Ito. Ayun. Ano po eh, white flower naman yan? Hindi oh. Lana ba yan? Totoo? Lana. Hindi diba galing yun sa, sa ano, coconut, yung ruby? Oo. Meron akong yan. Ah, sige. Magsiliparan tayo. Doon tayo sa taas. Sige. Paano ka nakapunta dyan sa lugar ngayon na kung saan eh, dyan ka na namumuhay? Ganun po ba? Oo. Hindi, umalis ako dyan sa Pilipinas. Ano na ako? Mag-22. Mm-hmm. Nag-Singapore ako, DJ. Mm-hmm. Tapos yung amo ko, Hapon. Mm. Tsaka yung babae, Hapon. Yung lalaki, British. Mm. Pagkatapos, sa Singapore, yun, after 6 months. Sa Singapore. Oo. Mm. Tapos 6 months, 6 months after sa Singapore, lumipat silang Japan. Yun, doon ako, sumama ako sa kanila kasi wow, malaking sahod doon. Tapos yun, hindi ako marunong maghapon. Kaya hindi ko naman pala alam, nasilaw lang ako sa pira na ganun pala doon. Hindi sila marunong magsalita ng English. Edi, sila naman yung amo mo, doon ka pa rin sa kanila nagtatrabaho, parang ganun. Oo, pero paglabas mo ng bahay, wala kang matanungan, wala kang kausap. Kasi, okay lang yun. Yan. Yun, nung dumating kami doon sa hotel kami nag-stay muna bago sa bahay, yung alaga kong anak na matutulog na, yung mga tagal naglilinis ng kwarto, andun pa. Sabi ko, unahin niyo muna yung kwarto ng bata para makatulog to. Uh-huh. Nagtinginan lang sila. Ah, sinabi mo sa English, gano'n? Oo, English, yung balik-balik na English ba? Oh. Ayun na, pagkatapos nun, yun sabi ko, di na gano'n ako. Uy, buwang pang anak. Hey anak, sandali ako. Ikaw na bata ka, minsan nang maglandi ang nanay, nag-isturbo ka pa dyan. Manood ka dyan. Hindi, yun nga, sabi kong ganun. Yan, sinyas ba? Wala. Yung receptionist lang yata nila yung marunong mag-English. Kaya tumawag pa dun sa receptionist bago ako na ano. Sabi na alini, ngayon. Pagkatapos naman doon sa supermarket, first time kong mag-day off, bili ako ng pagkain. Akala ko pinagbibintangan akong magnanako dun ba sa check-out. Kasi sabi sa akin, pagkatapos ng check ako, nagbayad na ako, sabi niya, nagpapasalamat lang pala, akala ko, iyak na ako, sabi ko, I did not steal anything, sabi naman, thank you, bro, don't worry, gato din sa mga challenge, sabi na, alis na, naghihintay, ang damahaba ng pila, tapos sa, ako, umiiyak na doon, yung manager lumabas, tapos tinulak ako palabas, ito ng bag mo, thank you. Ay, sabi ko, ano ba yun? Doon ako naglandi, DJ. Nag-umpisa maglandi kasi matandaan na akong lumandi. Ano na, mag 24. Oh, 24 ka na kasi doon sa Pilipinas, wala akong malandi. Ano doon sa Pilipinas? Diba magkagusto sa akin eh. Pangit-pangit ko kasi.
itim na itim, mata lang tsaka ngipin na nakikita. Oo, yung, alam mo yung sabi nila, yung mga pinsan ko kasi mapuputi, magaganda, di ba? Eh, ako napulot nang daw ako sa ano, dun sa, may ano ba ng kalabaw? Tahi kalabaw? Napulot daw ako ni Lolo kasi may kalabaw si Lolo, napulot ako dun sa may kalabaw. Tapos napakan daw yung ilong ko ng kalabaw, kaya ganito. O so tapos? Alam mo dun, dati, di ba, sorry. Doon ka na sa Japan, sabi mo doon ka na nag-umpisang nagka-boyfriend. Yung first time mo nagka-boyfriend. Oo, kasi gusto ko man makatikim ba? Kasi hindi pa ako nakatikim. Ito na. Eh, wala pang Facebook noon, DJ. Ano, 16 years ago? 15 years ago? Wala pang Facebook noon. Friendster meron. Doon. Nakilala ko yung ano, British na ano eh ano nga teacher siya doon yung nangunang nakadi-date sana kami eh yun nga nag-research ako eh yung mga puti daw diretso agad sa kama doon eh nanood ako ng porn ay natakot ako pag ano pa nga pag umpisa ng porn natakot ako pinatay ko yun na yung magkikita sana kami kinagumahan hindi na ako nagpakita ang takot ako kasi lalaki pala niya. Uy, anak, doon kayo. Huwag kayo dito. Doon sa room niyo ba, anak? Kulit. Yun. Ayun, natakot ako, DJ. Kaya hindi ko tinuloy. Hindi ko na siya kinausap. Tapos yung pangalawa naman, kaibigan ng ano, asawa ng kaibigan ko. Nag-meet kami, ang laki ng katawan, parang si Superman. Ganun-ganun, ganun. Hapon? Hindi, Amerikano yata. Amerikano? Sa Navy yata, sa Navy daw, oo. Sa Navy siya nagtatrabaho. tapos yun, nag-date kami apat. Yung kaibigan ko, tsaka yung asawa niya, tsaka siya, tsaka ako. Eh, nalasing ako. Sabi ko, uwi na ako. May curfew ako noon eh. 8 o'clock. Tapos yun. Sabi ko, hindi ako uwi hanggat hindi ko ito machansingan. Kasi gusto ko naman maano, maramdaman kung ano yung malaking katawan, di ba? Malambot. Kunyari, natapilok ako, DJ. Ay! Dito, oh. Ay, ganun gumanan ako. Sa dibdib niya. Natakot ulit ako. Antigas. Parang bato. Yun. Kaya ayun na naman. Ayun, hindi ako natakot ako. Sabi ko, baka ano yun, itapon lang ako dun sa kwarto. Sa po iba-iba, ano ba, helicopter. Hindi naman natuloy yun. Tapos yung pangatlo, teacher din. Ano, Australiano naman. Eh kasi yung ano ko, yung itsura ko, ano, yata daw, yung gusto ng mga puti kasi exotic. Sabi kasi nila, pag may mga exotic face, mga ano yun, ano, mga gusto ng mga foreigner, ha? Yung isa nga nung nakaraan, Pioneer. Pioneer yung tawag niya sa bahay. Ayun, yung pangatlo, ito naman, magde-date kami kasama yung mga kaibigan ko. Mag-field trip kami doon sa Mount Fuji ba? Doon sa Japan. Tapos mag-winery daw. Yun, papunta doon. Nang na-meet ko siya sa personal, akala ko ano, chunky. Mataba. Yun, hindi yung chunky, mataba. Pero sige, okay lang, hindi naman hindi naman kasing taba, hindi man mas mataba siya sa iyo kaya okay lang. Sabi ko pag pwede nang pagtiyagaan to. May tsura naman. Ayun, nung nasa bus na kami papunta doon sa trip, mga isang oras yata yung mutot. Ang baho. Ko. Nakaka-turn off.
Eh wala akong magawa eh. Nandun na kami sa sasakyan eh. Ganun-ganun na lang. Subay-subo ang chewing gum. You want some chewing gum? Pero boyfriend mo na siya. Boyfriend mo na. Parang ganun-ganun na yun doon. Wala nang boyfriend pero yun. Diretso sa date na yun. Ay, ganun. Ano to? Yun ang pagkaalam ko. Oo. Kasi nga, yun ang sabi-sabi nila. Innocente ba naman eh? Umutot talaga? As in, malakas sa loob ng sasakyan? Hindi. Yung silent but vial. Ganun na yun. Vial pala. Sorry. Hindi tumunog. Hindi nga tumunog. Bumaho. Gumanon lang siya, oh. Tumabingi. Tumabingi talaga, ganyan. Akala niya siguro hindi maamoy. Baho siguro, ano, kinain kaya nito, sabi kong ganun. Kasi pagpigil kasi yung utot, sigurado yung baho. So, naglaway ako doon. Oo, yun ay wala akong magawa. Nasa bus kami, papunta pa lang eh. Sana ako pabalik na. Pwede na kami mag-separate. Hindi, e pagdating namin doon, ang ganda-ganda. Hindi, e ayun na. Nakalimutan na yung utot. Yun. Kunyari, paano-ano ng kamay, ganun. Yun. Parang ano, ano-ano ng, ano ba? Balikat-balikat, chanching-chanching, ganun. Malambot pala pag mataba, masarap. Cuddly. Very cuddly daw. Hagabol. Tapos yun. Mm. Yun na tapos doon na picture tapos yun na sweet na nakalimutan na talaga yung utot niya. Hindi parang okay na. Wala normal lang umutot. Sige. Pagpauwi na namin, nakatulog na una pa siya natulog sa akin kasi lahat ng wine doon at tinikman namin, una pa siya natulog sa akin. Naku, yung huragok. Parang yung umayanig buong bus. Tapos naglaway-laway pa. Ay, nag-remind sa akin yung tatay ko. Sinisita ko dati yung dingding. Makatulog lang kasi yung huragok ng tatay ko para ba yung naglilindol. Ilang taon na ba ay, itong ilang taon na ba itong Australian? Ha? Eh, ano? Medyo 5 years, 7 years older yata sa mas ano. Hindi ako ano, ayoko ng tatay. Mm-mm. Gusto ko ng asawa. Eh, ayun na. Hindi ko na siya, nag-friends na lang kami. Ayoko ng date. Kakatakot yung huragok niya. Baka sa dami-dami ng ibang lahi, nung may chance na maasawa, matikman mo, wala kang natikman talaga dun sa kanila lahat? Oo, na-inlove pa naman ako sa kanya ng konti kasi siya lang naka-appreciate ng ilong ko. I have a very cute button nose daw. Siya lang naka-appreciate ng ilong ko. Pero dito sa asawa ko, siya yung una. Unang naka-appreciate ng ilong ko, hindi yung nakauna sa akin. Ikaw talaga, oo. Alam ko yung itsura mo. Pinapanood kita lagi. Anak, doon ka muna. Dito kay mama, ha? Ay, I'm a fan of the battery. Ano daw? Maglalaro daw. Maglalaro. Asa si Uka? Asa si Uka? Huy! Ibang and my bedroom. Doon ka muna. Bala na kayo nagdalandi ang nani. Ay, ito na. Ayun na. Wala talaga. Pauwi na ako. Ayun na. Sinabihan ako ng amo ko after mga 16 months. Lilipat daw kami ng London. Eh, natuwa naman ako kasi, naka-travel na naman ako, maka-iba naman, mas maraming puti. Tapos lalaki lalo sahod mo, ganun. Ay naku, yun nga ang problema. Nung lumipat kami dito, nang hirap ako ng gusto. Kasi doon nga sa ano ba, sa Japan, lapad-lapad, diba? Ang grabe yung exchange rate ng lapad. Doon ako nakapayos-ayos ng bahay, ganun-ganun. Nung lumipat, nung bago kami lumipat ng Japan, sinabihan pa ako ganito yung presyo ng Starbucks, ganito yung ano, tapos ganun-ganun. Tapos nung lipat na kami dito, hindi malaki ako sinabihan ng mga ganun-ganun.
Pero sumama pa rin ako. Ayun, na-curious ako, pauwi ako ng Pilipinas mga 2 months before ako umuwi ng Pilipinas. Kasi uwi ako ng Pilipinas baka kami lumipat London. Yun na, na-curious ako, sabi ko, ano ba yung London? Ang alam ko, may accent sila. Yun lang alam ko, wala akong alam-alam sa London. Kasi hindi pa uso Google noon eh. Wala man Google-Google noon. Kuan lang, ano lang yun, yung kinig-kinig ka lang. Kunyari, sa television. Yun, yun na. Tapos yung ano, yung mga kaibigan ko mahilig mag-karaoke. Hindi, sintunado ba naman ako? Kaya ang ginagawa ko, nagbibisikleta ako, naghintay ako dun sa kanila sa ano, sa yung Irish pub. Yung tayo ko sila matapos mag-karaoke doon, doon ako mag-inom-inom. Nakatatlo-apat na buti ako doon. Yun, ito nakilala ko yung ano ko, ang asawa kong Hilaw. Yun, hindi ko man siya type nung una, kasi kalbo. Hindi nagkakilala kasi nga curious ako na ano tungkol ba sa England, ganun. May ano sila, may accent. Ang ano kayo, sabi ko napakaano naman ito, yung tapang ba ng accent, parang Bisaya na ano yung Cebuano, Bisaya. Tapos ganun. Ayun, sabi ko, ayo pa London. Nakaano lang ako noon, hindi ako nakaporma. Sabi niya, ay no, hindi. Pero sabi niya malapit doon sa London, ganun. Tapos yun na, 5 minutes lang yata yun, dumating yung hindi ko alam yung mga kapatid pala niya yun. Akala ko mga girlfriend, inilagay ko lang yung kinuha yung telepono ko, nilagay ko lang yung email address ko doon sa ano, sa papel na mapa niya. Yun na, hindi na ako tinigilan ng walang iya. Doon na asawa ko. Ay, sorry, abilis on. Hindi, yun na, lumipat ako ng, yun nga, nung nasa Pilipinas ako, umuwi ako ng Pilipinas, yun na, may email ako, ang haba-haba, hindi ko maintindihan kasi puro English. Kaya ipinaulit-ulit ko muna yung ano ba, yung basa bago ko naintindihan. Ay, nagkwento lang pala. Ayun na, hindi ang reply ko, wala man ako ma-reply. Okay, fine. Lang. Tapos ayun na naman, ang haba na naman ng reply. Dalawang ano ya, yung dalawang yellow pad ba, parang ganun. Tapos sabi, oo, sabi ko, ay, that's nice, fine. Ganun, wala mo na ako masabi kasi hindi nga marunong yung English ko, bali-bali. My God. Ewan ko, kumbot sa langaw. Ayun na, nung lumipat na ako nun doon, wala akong makausap. Ayun, tinawagan ko siya, kasi yung sa email niya, nandun yung numero niya. Tapos tinawagan ko siya. Ayun na, nag-uusap kami gabi-gabi, mga 3-2 oras. Ganun, yung nag-umpisa, tapos mga 3 months siguro, pumunta siya doon ng London. Ayun na, kinabahan ako. First date namin. Hindi ko naman pala alam na ano, pag sinabi mong, yung nag-uusap ba kayo, pag sinabi mong, I like you, yun na pala yun? Oo, hindi ko alam na pag sinabi, ayun nga, dito, yung mga, pag sinabi mong puti ba, pag sinabi mong, I like you, sabihin mong, I like you din, parang I love you too na pala yun? Tapos yun na yung pagkasunod na usap namin, how's my girlfriend, ganun. Sabi ko, ay girlfriend na pala doon, yung sabutan na pala yun, yung pag sinabi mo I like you. Hindi ko na. Sabi ko, ba't huli akong naglandi, ayan tuloy, wala akong kaalam-alam sa mundo. Para nagsisip. Ayun, tapos yun na, nag-date kami doon sa London. Overnight, yun, labas, kain, ganun. Yun lang. Walang nangyari. Ikaw talaga yung hinahintay mo. Ano. Wala. Nasa hotel lang kami, kado-kado, kiss-kiss lang. Kasi sabi ng kaibigan ko, yung mga kaibigan ko, anay, yung ano mo ha, sinturon mo. First... Pero dalawa lang kayo. Oo, dalawa lang kami yun nga. Kiss-kiss lang, kadol-kadol yun. Wala. Ayoko nga eh, pag pero yung kamay niya gumaganan, ginaganon. Oh. Ano, dito lang. Ayoko, bot sa langaw. Oo, ano, tapos yun na.
yun, pagkatapos nun, ako naman ang pumunta doon dito sa Scotland, inaya ako, eh may ano, bank holiday ba yun, yung 3 days holiday. Eh di pumunta ako, dito, doon na ako na-jug-jug. Eh maganda pala dito, daming bukid. Pero hindi kami sa bukid ah. Hindi pa nga ako, nainis pa nga ako kasi hindi ako sinundo sa airport. Na, ano pala, yung parang stag doon ng kaibigan niya, ilasing na lasing, eh, hindi makadrive. Eh, sabi niya sa akin, alam na mga ano, taxi driver bahay ko, alam nila lahat yan, sabihin mo lang ganito, ganito. O yun, sinabi ko, sa home of the agent, paano man ako sinahinatid ng taxi driver? Tapos hindi kami makalabas kasi pag pasok mo pala yung gate, yung kailangan mo yung mga card-card, code-code, eh yung taxi driver, mang-mang din, pareho ko, hindi marunong mag-English, eh patay kaming dalawa. Ayun, sinundo niya ako doon, malapit lang pala sa bahay niya. Yung mga ano, babahay ng mga lolo, at saka lola, yun. Ang tahimik ng mga anak ko. Tingnan mo muna, anong ginagawa nila? Hindi, nanonood ng TV. Dito kasi kami sa taas kasi na, eh, walang ano doon sa baba, walang ano ba, walang kuryente. So ano, ilang taon na si Mr. Monon? Ikaw, ilang taon ka na jug-jug? 25 na, sabi ko 25 na, pwedeng-pwede na to, tama na. Na ano naman ako, natuto naman ako na, ayun, paano di mabuntis ba kasi baka mamaya patay ako nito. Pag nabuntis ako. Ayun, na yun na nga, doon na nag-umpisa. Punta siya dito sa London, ako punta doon. Eh, yung amo ko, nag-iba yung ugali niya ba? Nung, ano na? Andito sila. O sige, balik na tayo doon. Nando, ano sila, nag-iba yung ugali ng babae. Yung ano ba? Tapos ang liit-liit ng sahod ko. Kaya ang ginawa, yung tama-tama yung, ano niya, yung boss niya sa trabaho, naghahanap ng, ano nga, ng mag-alaga ng mga anak niya. Kaya lumipat ako dito. Sinundo niya ako doon. Sabi ko, at last may, yung si Cinderella, susunduin na. Pagdating dito, Cinderella pa rin pala, sa kusina pa rin. Pero may ganda dito, DJ, kasi may ano, online-online study ba? Maka-study. Nag-ayos-ayos naman yung English ko. Tapos, yun na. Ayun, doon ako tumira sa nanay niya. Kasi nagpapaupa ng bahay yung nanay niya. Ay malapit doon sa, ano, sa bahay ng trabaho ko. Mm-hmm. Maldita pala. Ay, okay, mabait, pero maldita. May aso. Eh, gustong-gusto ako ng aso. Alam po yung aso, ito yung makikita ako, sinusot-sot niya, pumuso niya sa pok-pok-pek-pek ko. Sabi ko, ano ba ito? Oo! Baka hindi ka naghugas. Bakit ganun yung aso? Ganun daw yung gusto nila, eh, pag hindi ka naghugas. Mas masar. If life is so short, why won't you let me love you before you run out? ako lang daw yung nagustuhan ng aso. Hindi, babae naman yung aso, tumboy yata yun. Yun, doon lang kami nagkakasundo. Mabait naman siya nung una, kaso may parang may tupak-tupak ba minsan. Tapos alam mo ba yung ano, dito doon sa pinakaduktok ng Scotland, traditional pa rin sila doon. Yung reliyon ba? Ganun yata, reliyon ng nanay niya. Eh pag Sunday pala, hindi lumalabas ng bahay, yung ano ba, talagang walang ano, music, ganun, hindi ko naman alam. Eh, Sunday ba, day off ko, eh, wala yung asawa ko, wala yung anak niya, hindi ako nasundo doon sa bahay niya. Ayun, nasa mood ako, nagpatugtog ako sa kusina, sayaw-sayaw pa akong ganun, tapos bigla siya ganun, tuk, tuk, tuk. No music on a Sunday. Huh? Oo, doon na kami nag-umpisa yung ano ba, yung ala na ano ko na may tupak-tupak pala yun. Hindi kami magkasundo. Tapos hiwalay sila ng asawa niya. Tapos yung asawa naman ng tatay niya, hindi rin kami magkasundo. Sinabihan ba naman ako na
ano, yung ano daw, yung dami na daw naging galit niya ng ano, sinasawa ko, huwag ka nang umasa. Sabi ko, hindi ko naman alam na mag-aasawa kami nito. Nagta-try-try lang ako eh. Kung masarap. Pero, hinayak ako ng iyak. Pero subali, nagsama kayo nitong asawa mo before, hindi kayo kasal. Oo, kasi, oo, dito ganun. Mm. Matanda na ako eh, alam. Mm-mm. Eh, yun nga, ano, tapos doon, mga 8 months lang siguro ako doon sa nanay niya, lumipat na ako sa kanya kasi lagi naman niya akong sinusundo. Kunyari, honey, I'm gonna make dinner tonight, I'll pick you up. Yun pala, gusto lang yung magjug-jug. Ede, ayo, basta kunyari, lutuan ka ng pasta, after pasta, anong dessert? Oh. Yun na, yun ang dessert. Mm-mm. Yan na. Tapos dun, mga 3 years kami, ganun. Mga 3 years, tapos sinabi ko na sa kanya, ano, plano mo, may plano ka bang magpakasal? Kasi mamawawala na ako sa kalendaryo maya-maya. Alam mo naman dyan sa Pilipinas, wala ka na sa kalendaryo, ano ka na, laon? Ano yan? Laon? Ano nga, Tagalog yan? Laon? Laon eh. Oo, oh, reklamo yung laon. Laon, di ba? Oo, reklamo yung laon dito sa tubang ko. Ate Perli. Bakit? Laon eh. Bakit ate? Ayun, yung mga... Laon? Laon, yung maraming viewer dyan, mga laon. If life is so short, why won't you let me love you? Ayun. Tapos sinabi ko sa kanya kung ano ba, may plano ka, kasi ayoko, gusto ko magkaanak kahit isa lang, ayoko mag-isa ba. Tapos sabi ko, kailangan magpakasal tayo kasi mamaya anak ko, lakas as patay ka sa tatay ko. Kailangan pakasalan, kailangan kasal bago ko, hindi ko nga, hindi nga nila alam, nagsasama na tayo, langyaka. Ganun. Ayun pala, DJ, yung nag-uusap-usap pa lang kami sa telepono, na 2 hours, yun pala, oo lang siya ng oo para makuha ako. Yun, sabi niya, sabi ko, I want one kid, at least one child, ganun. Yeah, me too. Agree lang pala siya ng agree. Ngayon, sinumbatan ko na siya ba? Sabi ko, ano na, kailan tayo? Kasi mawala na ako kalendaryo. Sabi niya, well, I don't really want to get married. I don't want to have children. Kasi nga, hiwalay yung nanay niya sa katatay niya. Ayaw niya rin magkaganon. Sabi niya, masaya naman tayong ganito. Ganun. Ay sabi ko, hindi pwede yun. Kasi sabi ko, kung talagang ayaw mo magkaanak, tsaka ayaw mo maghiwalay na tayo ngayon, para may panahon naman ako makahanap, makatikim naman man ng iba, ikaw lang kasi eh. Ayun na. Kinaumagahan, gusto na daw magpakasal ang mag-asawa. Kaya, ayun. Pero muntik na naghiwalay, nag-engage kami, engage daw. Kasi matagal kami, naghintay pa kami ng, kasi nag-umpisa siya ng negosyo niya, kaya lahat ng pira doon, wala kaming pira. Yun na, DJ, tapos naghiwalay kami, tapos namin engage, kakasal na sana kami, naghiwalay kami isang araw lang, isang gabi lang. Kasi naglasinggo ba? Yun, hindi ba naman maganda yung kwento ko? Oh, lasinggo. Oh, lasinggo. Naglasinggo na yung, alam mo ba, labas ng labas. Ganun. Kaya sabi ko, ayoko maging katulad ka ng tatay ko. Kaya, naghiwalay kami. Tapos, isang araw lang, bumalik din siya kasi, nahirap daw siya matulog doon sa supa ng kaibigan niya. Ayun na, kaya, yung kinasal kami, yun, tatlo. Nakatatlo na kami ngayon. Ilang taon ni panganay? Ilang taon ni panganay mo? Anim pa lang, kaka-birthday lang yun. Anim nung January, tapos yung isa. Apat? Yung pangalawa, tatlo, puro lalaki. Yung pangalawa, magpa-5 next month. Tapos yung bunso, 2 taon. Amit. Eh, kasi masarap eh. Hindi, talaga kasi ginusto namin, gusto kong ganun at DJ kasi yung, ewan ko ba kung paano yung nakayanan ng magulang ko. Walang kuryente, walang ilaw, walang television doon, di ba, sa gitna pa ng palayan. Saan ba kayo dumanda, sa Capiz? Ha? Saan din ka mo sa Capiz? Doon sa Rojas. Sa Rojas mismo.
Doon, mga, oo, sa Rojas. Tapos ano, yung, sabi ko yung agwat namin magkakapatid, tigpa 5 years ba, 3 years, 5 years, lima kami. Kaya pa, wala man lang banding-banding ba na pareho kami nilalaro, ganun-ganun. Kasi pa, ano ba? Malaki na yung isa, saka ganyan. Kaya sabi ko, sunod-sunod. Yun, sunod-sunod. Ayun pala, kaya ako sumali, DJ, kasi gusto ko rin magbigay ng awareness sa mga babae, kababaihan, na yung naranasan ko sa pagbubuntis, na huwag kayong pagbuntis ng buntis, pag cesarean pala, ganun yun. Kasi yung bunso ko, nag-stay ako ng hospital ng 3 months. Premature siya, nakaabot siya ng 34 weeks. Kasi pala yung complication, pag buntis ho kayo, yung pag nakadalawang cesarean niya kayo, yung pangatlo, may talagang, ano, yung possibility na malaki yung complication. At saka sinasabi yun ng doktor, ah. At saka bawal naman, di ba, sa bula bubuntis ko ulit pag cesarean ka. Eh dito, hindi. Kung gusto mo maglima nga, gusto pa daw. Hindi nga alam ng mga nurse na ganun. Eh, sinabihan ako na pwede kang magtatlong anak. Eh sabi ko sa asawa ko, sabi ng Panginoon, tatlong ibibigay sa'yo, tapos dalawa lang kukunin mo. Eh sige na lang nga. Yun. Ayun na nga, yung placenta pala niyo, di ba sa loob yun ng, ano, ng bahay bata. Naglabas doon sa bahay bata yung nag-invade ba sa mga uterus mo, sa ganun-ganun. Yun yung possibility. Tapos mamatay ka talaga pag hindi ka na-operahan ng maayos pala. Yung nagising na lang ako, exactly 26 weeks ako na-admit pregnant. Nagising ako ng madaling araw, basang-basa yung kama. Tapos inano ko yung ilaw, parang may sinaksak sa kama, DJ, yung dugo. Dami? Oo. Tapos, oo. Yun, kaya yun na. Hindi masaklap nga yun. Hindi, pero ngayon okay na yung anak ko. Siya yung okay, ako yung hindi. Kasi maraming, ano ba, 3 months ka sa hospital, ganun-ganun. Daming tusok-tusok dito hanggang ganun. Kaya, yun, sabi, kaya yung gagawin ko, kasi yung kaka-discharge lang sa akin ba, sa trauma. Sabi ko, magbibigay ako ng awareness. Kasi walang nakakaalam, kahit yung mga nurse, tsaka yung mga nurse dito, sinabi ko, ano yun? Ano yung placenta accreta previa? Sabi ko, yun yung ano, yung lumabas yung bata, ano nga, yung placenta mo sa ganun pala yun. Tsaka pag hindi nilipat ako doon, sana ako doon sa isang hospital sa pinanganakan ko sa dalawang anak ko. Nilipat ako dito sa kabilang hospital kasi dito lang sa buong Scotland, dito lang yung ano expertise ba, kasi very rare yung condition ko. One in something son ba. Kaya yun. At yun least, lang gusto ko lang sabihin sa inyo. At least na survive ka na ngayon, pati yung anak mo, no? Okay na. Oo, kasi wala kasi mga alam yung mga tao ngayon, ganun. Huwag mo na sundan. Kahit na. Eh, bawal na nga, paano na nga, talagang bakla na ako, DJ. Wala ka, official bakla na ako. Wala kang matris. Wala na akong matris. Pero alam mo, DJ, ang sarap. Kasi wala ka ng regla, diba? Ay, ganun, hindi ka na regla noon, pagka ganun. Hindi na, wala ka ng regla-regla, kaya nakakadami na yung asawa ko, wala nang pahinga. My God. Mas masarap na yung, mas masarap yung buhay. Nag-i-enjoy na ngayon kasi wala nang regla-regla, wala nang ano, wala na ba yung sumpong? Kasi may sumpong kami isang pag may regla, ano? Oo. Kahit bakla ka, may sumpong ka pag may regla ka eh. Mm-mm. Kahit bakla, no? Kahit laon nga eh, ganun eh. Oo. Hindi lang laon, yung mga byuda ba? Walang asawa. Ito kasi yung binan ko, walang asawa eh. Yun lang. Kasi pinagpapasensyahan ko lang, Gigi, lagi. Pinagpasensyahan ko siya lagi. May isang beses, dinuro-duro niya ako ganun-ganun, tapos sinisigawan ako sa ano, sinumpong yata sa harap ng mga bata. Sabi ko, ay wag mo akong kausapin ganyan sa harap ng mga anak ko. Sabi ko, ay di, diretso pa rin siya.
sabi ko, wag, tumikil ka, sabi ko, wag mo akong kasapin ng ganyan sa ano, sa harap ng anak ko, kasi hindi nga ako, bawal sa amin yan, hindi ko nga sinisigawan, kahit gusto nang patayin asawa ko sa harap ng mga anak ko, hindi ko nga sinisigawan yung asawa ko, tapos gagawin, turuduruin mo ako. Yun na, inano ko talaga, tinulak ko sa ano, kasi ayaw umalis eh, tinulak ko sa pinto, sinara kong pinto, bahala ka, uwi ka, sabi kong ganun. Sa sarili ko pang bahay, yun, ganyan yung pag may sumpong yun. Pero isang beses lang yung nangyari. Pero alam mo yung ganun, may iringan. Pero si Mr. Mo... Yung isa naman yung, si Mr. yung laging magpapaiyak sa akin, magkasundo na kami, best friend na kami nun. Si Mr. Mo naman, okay naman kayo ni Mr. Mo dyan? Oh, okay lang kasi, dyan lang siya sa kapitbahay, nagtatrabaho o ng kapitbahay. Yun, okay naman kami, kaso nga lang lockdown pa rin dito. Naiinis ako kasi may homeschooling ba yung hindi pa wala pa naman ako pasensya sa magturo-turo kasi yung mga ano ba yun, wala man akong alam-alam sa mga ganyan. Yan ang uso ngayon, online na lang. Wala kang magawa. Pati mga teacher ngayon magtuturo sila sa online, sila magtuturo eh. Ganun. Oo. Kahit dito sa Pilipinas. Kasi ano pa, hanggang June pa dito yung klase eh, next month pa matatapos is ayun, matagal-tagal pa naturuan to. Ayun. Sarap nga nabatukan ng mga sa minsan. Alam mo ba, yung mga babait yung mga anak ko, pero kung minsan sarap talaga batukan. Yan. Nanay ka eh. Wala. Oo. Sabi ko nga, buti hindi sila dyan lumaki pa. Naku, sabi ko, pag dyan kayo sa Pilipinas, naku, patay kayo, yung steak mabali sa inyo. Ganun. Yun. Yun lang, DJ. Wala naman ako masyad. Hindi ko maalala. At least marami ka rin naman mga nakalubilo dyan ng mga Pinoy. Oo, mga Ilongga, mga taga Iloilo, mga ano. Yung mga best friend ko, ano na, 14 years na ako dito. 14 years ko na silang kaibigan. Mga si Raulo din, mga Bisaya, ganun. Sila siya, yung kaibigan ko nga, siya yung gusto kong tumawag sa iyo eh. Kasi mas mag, ano yung... Bisaya. Sige, ha? Thank you, Larissa, mula sa my Scotland. Thank you sa pagtawag, sa pag-join dito sa OFW Motion. Thank you. Bye-bye. Sige. Bye-bye po. Hala. Exacto 32 minutos nakalipas alas 12 ng umaga. Oras sa may Pilipinas. Sa likod ng mga mainit na balita, sa loob at labas ng ating bansa, JSG. Ito ang Good Vibes sa Gabi, JSG. Good Vibes sa Gabi. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world. Local radio. Abian Mujer. Abian Mujer. DJ. Jill. Remix.